Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang magiging laban ni Raymart Gabalio. Mapapalaban na po si Gabalio sa December 19 kontra kay Emmanuel Rodriguez. Tuloy na po ang laban para sa interim WBC bantamweight belt. May kartada si Rodriguez na 19 wins, 12 knockout, may isang talo, may edad na 28, may tangkad na 5'6". Samantala si Raymart Gabalio may kartada na 23 wins, 20 knockout, walang talo, may edad na 24, may tangkad na 5'6". Bago mangyari ang matinding bakbakan mga tol, nagbigay ng mensahe si Emmanuel Rodriguez kay Raymart Gabalio. Nakahanda na daw si Rodriguez physically at mentally. Kahit nagpalit daw ng kalaban, walang problema sa kanya. Mas pinadali pa daw ang kalaban niya. Wala naman daw pagkakaiba si Donaire at Gabalio. Mas bata lang daw si Gabalio, samantala si Donaire mas lamang sa experience. Pagdating naman sa depensa, mas madali daw patamaan si Raymart Gabalio dahil open ang depensa. Kumpara kay Donaire, mas mahirap patamaan dahil mahigpit ang depensa. Pagdating naman sa opensa, mas agresibo daw lumaban si Raymart Gabalio kumpara kay Donaire. Pero maluwag ang depensa ni Gabalio. Kaya tingin ni Emmanuel Rodriguez, mas mahirap daw sana kalaban si Nonito Donaire kung sakaling natuloy. Kaya mas madali daw kalaban si Raymart Gabalio para sa kanya. Madali patamaan, kulang sa depensa, kulang din sa experience. Pero hindi daw niya baliwalain ang kakayahan ni Raymart Gabalio. Ito ang nakikita ni Emmanuel Rodriguez mga tol, may plano hanggat hindi pa natatamaan sa panga. Kapag nakatama naman ng solid si Raymart Gabalio, baka mabura ang plano ni Rodriguez. Kaya kailangan patunayan ni Gabalio na mali si Rodriguez. Ipakita niya na mas delikado siya kalaban kumpara kay Nonito Donaire. Nagbigay naman ng pahayag si Raymart Gabalio tungkol sa laban niya mga tol. Nakaanda naman daw si Gabalio kahit sino ang katapat. Unang kalaban niya sana si Juan Carlos Payano. Dapat magaganap ito noong August 1 pero nakansel. Pangalawa si Jose Velasquez. Co-main event sana kay Donaire pero nagkasakit. Kaya pangatlo kay Emmanuel Rodriguez na punta sa main event. Kaya malaking pagkakataon ito ni Raymart Gabalio. Hindi na dapat sayangin ang pagkakataon para makilala. Kaya pumayag agad si Gabalio laban kay Rodriguez dahil alam niya na 100% ang kondisyon. Naka-sparring ni Gabalio si Naoya Inoue, Janrel Casimero at si Nonito Donaire. Malaking tulong daw ito para sa kanya. Nagkaroon ng lakas ng loob para lumaban sa mga bigatin sa bantamweight division. Magiging co-main event naman ang laban ni Haron Ennis versus Chris Van Herdin. Labanan ito sa welterweight division. Ito ang sinasabing papalit kay Terence Crawford, Errol Spence at si Pacman. Magiging champion na daw ito sa susunod na taon. May kartada na 26 wins, 24 knockout, walang talo. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.